Hindi kasi ikaw, inaway mo na naman yung mga, inaway mo na naman kasi mga aso sa kapitbahay mo, kaya kasi nabutahe. Hello? Hindi kaya si Bracious yun. Baka si Bracious yun. Baka. Good evening, kung live na kami. Sabi, you are live. Sabi sa'yo? Sabi sa akin, you are live. Oh, eh, you are live. Magandang gabi po. You are alive. Yes, we are alive. We're alive. Sorry, late. Sorry, late. Yung alive, isa po kasi yung... Kasalanan ko. Isa po, mauna na ako. Yung isa po kasi yung internet niya bulok. Huwag na kayong magpa-ano, magpa-blind item. Aaminin ko na. Tago natin siya sa pangalan. Hindi naglo-load yung page ko, so hindi ko alam kung nag-live na. Madami Facebook pa. Naku, ikaw na naman. Giligaligin mo na naman siya. Huwag kang gagala. Huwag kang magbukas. Baka mamaya huminto ka na naman. Ayaw ng bagong so, lugar na to ng Smart Enterprise. Huwag kang ano, huwag kang gagalaw. Huwag kang magbubukas ng kahit ano. Facebook, hindi naglo-load. Maria, this. De, dalawa na yung non-viewers. Dalawa. Ah, mag-load ng page. Ah, nakikita mo na. Ayun. So, hi. Oo, may dalawang evening. Viewers. Ayun lang talaga na good evening. Good evening. Hindi, nakikita ko lang dito sa ano. Oh, edi live na tayo. Sa B-Live. Oo, nakikita ko lang sa B-Live. May dalawa. Sa B-Live. Magandang gabi kung sino man kayong dalawa kayo na pinagpala. Hi. Na nanonood. Maraming salamat. Sa pag-aantay. Maraming. Yun talaga maraming dapat salamat. Pag-aantayin pa namin kayo hanggang 11 eh. Oo. Actually, consideration pa namin 11:30 baka kasi, you know. Pero ayan, so... Para, hindi pa kayo ano, pagod. Para ng users. Teka ha, i-share ko lang siya sa group para, ba i-tell? Sige, so, hi! May nanonood hello. Na ba? So, yung... May nanonood na. Kung wala man, mapapanood nila sa recording to. Ayun, so oo, mapapanood nyo na rin naman sa recording pag binalikan nyo. Pero ayun, so welcome sa 20th episode natin. So, yay! 20 episodes! Yes, 20. Yes! So alam namin, sinabi na namin sa inyo na yes, na magkikita kami ng 20. Pero nililin lang namin yung mga ano, mga nag-aaral ng Hitman. Joke lang. hindi po pwede kasi po, busy po ako. Lahat po ng kliyente ko ay binukang aking Friday. So, hindi po tayo pwedeng magkita. Sa September pa po kami magkikita. So, sa September, siguro mga 25, no? September 36. Magkikita tayo. 42. Ayan. So, magkikita na lang tayo. I-announce naman eh. So, pero, ito kasi yung first natin na live na meron ng group. So, kung nanonood kayo dito galing sa page ko, pwede kayong sumali sa group. Hanapin nyo lang sa link groups or hanapin nyo yung DMM, the Laptop Lifestyle minus the BS. Yan. Okay. Pasensyahan nyo na po yung mga aso. Kasi nasa bahay po kami. Pag nandun kami, kailangan po buksan ng bintana. Opo, ma'am. Intindihin nyo na lang po kasi po. Mababawasan po yung internet niya. Nakasalalay po sa... Watch party na to. Subukan. Hindi, pag nag-watch party ka, sa Facebook page mo yata mabobroadcast yung ano video. Hindi, sa group na lang. Huwag ka nang masyadong maraming ano. Baka lalo mo tayo magkagulo-gulo pa eh. Baka lalo tayo magkaletse-letse. Laman naman yung internet ni Rhea. Sensitive ngayong mga araw na to. Ayun. So, ayun. Hi sa inyo. May nagko-comment ba? May tao ba? So, hello. Meron, 5 viewers. May 5 viewers.
Lima. Yun. So, hi, five. Hi, five. Ano, i-discuss natin yung, ah, sige, i-introduce muna natin yung topic natin today. So, yun nga. Dahil first topic natin ito na meron ng group. And since yung name ng group natin is Laptop Lifestyle, so, pag-usapan natin yung Laptop Lifestyle. Pag sinabi ba natin Laptop Lifestyle, yun ba yung nagpo-post sa beach, sa mundo, sa ano, sa kung saan-saan na may laptop, tapos kunwari nag-work, yun ba yun? Or kung may kung Laptop Lifestyle ang gusto mo, kailangan ba nagte-travel ka? Siyempre, unang-unang tanong ng mga mommies dyan or yung may family, paano? Hindi naman ang makaka-travel, nag-aaral yung mga bata or baby pa yung anak ko, ganun-ganun. So, necessarily ba dapat nagte-travel ka sa Laptop Lifestyle? So, yun. Para masabing natin, you're living yun. The life. Ano? Or yeah, do you even need a laptop in the first place? Yeah. Yun ba yung, yun ba yung question? Yeah. Kasi yung Laptop Lifestyle, yung term lifestyle, Laptop Lifestyle, nanggaling siya, hindi sa akin, pero nag-webinar kami ni Rhea dati, siguro mga 2-3 years ago. Yung isa naming kasama sa webinar, si Kat Antonio, freelance marketer. Mm-hmm. Binanggit niya yung term na laptop lifestyle. So, it stuck with me na naalala ko siya, yung term na laptop mm-hmm. lifestyle. Kasi nga, parang it makes more sense than just saying freelancing. Kasi nga, freelancing. Kung nakinig kayo sa mga previous episodes natin, parati nating sinasabi or namin sinasabi na yung freelancing is not just work, it's not just a job, it's not just an occupation, it's a lifestyle, lifestyle. In general. So, balikan lang natin ng konti yon, ng very, very light. Bakit siya, bakit natin nasabi na yung freelancing is a lifestyle, especially for the people na siguro bago or hindi pa masyadong nai-immerse sa freelancing, sa buhay natin as freelancers. Rhea, yan, alam ko, matindi ang paniniwala at pananalig mo dito. Nalilistahin siya talaga. Oo, habang hindi pa sinasapian yung internet mo. Napaka-considerate niyo sa akin ngayon, ha? Thank you. Oo. Alam ka namin. Oo, Diyos ko. Sobra. Ayun, capital C. Actually, madalas ko itong ikuda sa mga Facebook groups ng mga freelancers. Oo, nababasa ko yun, eh. Oo, mga kuda-kuda ko. Noon pa yan, no? 3 years ago, nung una pa tayong nag-webinar about freelancing, eh. Pero noon pa namin sinasabi talaga na it's more than a job, it's a lifestyle. Oo. Parang, kasi parang, it's a lifestyle kasi hindi lang, unlike yung mga 9-to-5 jobs mo before or kung nasa call center ka, eh, gabi hanggang umagang job, mostly, magpalipat-lipat ka man ng trabaho, yung routine mo, hindi walang masyadong changes. Ganun pa rin, you have to disconnect from your personal life and then work life na and then vice versa. Unlike kapag nag-freelancer ka, halos majority ng aspect sa buhay mo mag-a-adjust. Kung paano ka maghawak ng finances, paano yung magiging pananaw mo sa kinikita mo compared sa kung paano mo tingnan yung kita mo nung empleyado ka pa. And the entire family or everybody na close around to your you. Heart, close to your life, mag-a-adjust din sa'yo or sa bago mong career. So, it's a lifestyle talaga. And it would be a lifestyle change talaga. From being so, ano siya, eh, no? To being... Para siyang, ano, yung mga diet, yung hindi siya pwedeng pag pumayat ka na, okay na. So, dapat talaga lifestyle change siya para mapangatawanan Masustain mo siya. Kaya yeah, isa talaga nang galing yung term yung diet, no? Nahiya ako eh. Di ba kayo nagugutom? Hindi na ako nakapagsalita. Nahiya tayong dalawa, di ba? Kainisa talaga nang galing yung term na diet. Okay, sige, pagbibigyan ka namin. Yun talaga yung analogy na, di ba? Sige, panindigan mo yan. Kasi uso yan eh. Alam niyo yung, sige, panindigan na natin yung diet. So, alam niyo yung mga, syempre, yung mga nauuso na fad diets, di ba? Yung, sasabihin, keto. 7 days lang, pumayat ako, ganun-ganun. So, maraming nagtatry. So, nagtatry sila kasi yung promise is papayat sila. So, pwedeng pumayat sila,
pwedeng hindi. Pero yung iba kasi once na naabot na nila yung ano, yung payat na gusto nila, like kunwari may pupuntaan silang kasal, gusto nilang pumayat, ganyan. After nun, balik pa rin sila dun sa dating lifestyle na kain ng kain sa labas, unhealthy yung diet. Pansit kanton ng pansit kanton. Pansit kanton, yakisoba, oo, tapos bulalo. Alam ni Nizza, di ba? Pinariringan ko yung sarili. Alam na alam. Alam mo sa bawat sinasabi ni Nizza, umaaray siya. Oo, baka kasi tamaan eh. May kutsilyo na unti-unting mga ganun sa likod niya. True. Oo, ayun. Ako di ako nagsasalita eh, kasi alam mo yun. Kasi may naisip yung analogy kasi hindi diet. Yung parang nagde-decide na mag, ano, parang mag, maging minimalist or merong nagde-decide na mag-lifestyle change kasi, na parang less waste or zero waste lifestyle, ganyan. So, babaguhin mo talaga lahat ng aspeto na pwedeng maapekto at maapektohan ng bagong choice mo. Kasi nga, the life, the laptop lifestyle in itself is a major decision. Major decision siya na kailangan mong gawin. Ayan, kailangan, sorry, ayan, kailangan mong pag-isipan. Kasi nga, tama yung sabi ni Rhea, it will affect your entire life. Ikaw mismo. Lalo hindi lang ikaw. Oo. Pamilya mo. The people around you, buhay, mga kasama mo sa bahay, mga kaibigan mo, kahit yung mga hindi mo kaibigan, maapektuhan, neighborhood. Si mo, charot. Oo, yung mga, inaalagaan mo. Yung mga charitable institutions mo. So, kumbaga, ganun siya ka-drastic. It's a drastic move na hindi siya hindi siya pinagdidesisyonan ng basta-basta, ng agad-agad. Tama yung sabi ni Nizza, hindi katulad ng diet. Yung gain is greater than the work that you have to put in. Sa laptop lifestyle, and maririnig nyo yun. Maririnig nyo, gagamitin namin na madalas yung term na laptop lifestyle. Sa laptop lifestyle, major jump siya. It's a conscious decision na pinag-isipan, pinag-aralan, and pinaninindigan. And constant effort siya. So, hindi siya pwede katulad nga ng diet. Ibabalik ko talaga yung diet yan. So, hindi ka... Ibalik natin yung diet. hindi siya katulad. Basta sa hindi sa amin nang galing ng yan, diet. Ha? Oo. Inosente ako dyan. Hindi katulad ng ano, ng diet na pag na-reach mo na yung target weight mo, or kung mahirapan. Or kung mahirapan ka na. Oo. Or kung nahirapan ka or hindi ka nakakita ng progress, ayaw ka na. Ka na dun sa dating lifestyle mo. So, walang nangyari. So, ang laptop lifestyle is, yun nga, constant effort siya and talagang change in lifestyle siya. So, everyday mo na siyang gagawin at syempre, kailangan tanggap mo na sa sarili mo na no rice ka na. Parang ganun. So, pag mag-no rice ka, tatanggapin mo sa sarili mo na wala ka ng rice. Tatanggapin mo sa sarili mo na wala ka ng rice. Hindi mo na siya parang panghihinayangan na kaya ko na siya ganun. So, ginusto mo yan eh. So, gawin mo yan. Sige na nga, kaya na nga. Hindi, pero totoo yun, no? Laptop lifestyle tayo ng laptop lifestyle. Parang tang twister. So, ano nga, una ko kasi narinig yan at saka nabasa, dun sa mga, parang mga digital nomads and freelancers sa ibang bansa, parang sa kanila ko unang narinig yun eh, before siya narinig dito sa Pilipinas na laptop lifestyle. And usually nagsasabi ng laptop lifestyle. Actually, hindi ko siya narinig dito talaga. Sa, or sa... Yung sinabi niyo lang kay, ano. Yun. So, ano nga ba yung tinatawag na, kumbaga, medyo i-define natin into something formal si laptop lifestyle. So, kanina, yes, nag-research ako. Yes! Kaya na wala yung internet niya kasi nag-research siya. Hindi siya pala, hindi na wala internet. Nabawasan kanina. Kulang sa oras. Diba? So, ayon sa jobmonkey.com, ang laptop lifestyle daw is someone who utilizes the power of the internet to create a remote business and earn money online. So in theory, it allows you to it allows you the freedom to live the life you want. So, yun naman yung promise talaga ng freelancing and the laptop lifestyle. It's pero, to live the life you want.
is mm-hmm. ano, isingit lang natin kasi for me ha, may dalawang klase kasi balik kahit hindi na natin ipasok muna sa laptop lifestyle. Yung freelancing kasi for me dalawa siyang klase. Parang yung isa is yung hawak mo nga yung oras mo. Yun yung talagang promise ng laptop lifestyle or yung talagang gusto ng mga tao. Yung isa naman, yung kulong ka pa rin, yung parang ang tawag ko doon, pagkulong ka pa rin ng kunwari 10 to 12 hours a day sa work. Pero nasa bahay ka lang. Home-based mm-mm. work yung tawag ko doon. So, hindi siya freelancing. Mm-mm. For me, ha? So, yun yung pagkakaiba natin. So, yung home-based yeah. job, hiwalay na siya for me. Yung freelancing, kaya nga, at yung laptop lifestyle, yun yung mas, ano sa akin, mm-hmm. yung mas, yun yung goal. Uh-oh. Yun yung goal, oo. So, yun lang. Hiniwalay ko lang na si home-based job. Wala namang problema. Kasi lahat naman tayo nagsa-start sa home-based mm-hmm. job. Lahat tayo tsaka nag-start sa home-based job. Ng ano eh. Ang daming definition talaga ng freelancing. Kasi some of the industries consider their independent contractors as freelancers din. So, as long as hindi siya talagang directly connected and tied up sa company, they are still freelancers, outsourced, remote employees, whatever they want to call it, as long as hindi siya connected sa company. Kaya, okay. Kaya nga ginagamit natin yung term na laptop lifestyle is that para tayo, those that are in the circle, kung ano man tawag natin sa shape natin, circle, square, oblong. Heart. Is that nakakabuisit heart? Is that para ano? Parang ay, we work towards. We work toward the goal. No, yung goal na we live the life we want. So ano yung love life that you want? Ako ang life na gusto ko is me being able to decide on my own schedule every day freely. So let's say ayokong magtrabaho. So for example, ayokong magtrabaho today. Oo. Okay, okay. So ang goal ko, ang life na gusto ko talaga is kaya kong magdesisyon sa schedule na gusto ko. So, let's say today ayokong magtrabaho, walang problema, hindi ka bawasan sa kita ko. Yes, hindi ko ikamamatay, hindi ako. Oo, hindi ako kumbaga in terms of my finances, hindi ako magse-step back ng isang buwan. Na parang hindi ako nagtrabaho ng isang araw, napakalaking impact sa income ko. Tapos, with the free time, I can do what I want to do, which is to mentor, to teach. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Although, hindi pa ako fully nandun na, syempre, pag hindi ako nagtrabaho, partly, may epekto pa din hanggang ngayon. Pero ang goal is I want to get to the point na pag hindi, kahit mag-decide ako na hindi magtrabaho, wala siyang epekto sa kita ko. Mm-hmm. So, yun yung laptop lifestyle. Hindi ko. So, ako rin kasi. So, i-introduce lang natin dun sa mga bagong manonood. Si Jeff kasi, siya yung parang tig-isang paa. May isang paa na sa freelancing. May isang paa sa actual work, diba? Kasi nagtuturo ka sa tuturo ano? Siya. So, freelancer talaga ako. Kumbaga, freelancer ako sa tunay na buhay. So, sa physical world boy, kasi freelance trainer ako, freelance college lecturer. Uh-oh. Tapos yung sabi nga ni Nizza, yung isang pa ako naman, nasa digital. So, ano naman ako, online freelancer, kami, instructional designer. Kami ni Madam, ano na? Puro online. Parehong nasa hukay. Hanggang noon. Pareho na kaming nasa hukay. Nakasabit na lang kami dun sa ang nasa kabila ayun, so wait lang, nanonood yung nanay ko. Hello, watching from Canada. Hi mama. Hello, so, nanay ni Nizza. Pasensya na po kayo kung babalohurain namin ng konti yung anak nyo. Pagkatapos nyong palakihin, gaganyanin namin. Pinalaki niya ng todo palapan. Pero kasalanan po niya yan. Ginusto niya po yan. Ayan. So, ayan. So yun yung laptop lifestyle. So kaya namin siya in-adopt laptop. Yung term. Kaya namin in-adopt yung term is para we all work towards a goal. To live the life you want while kaya still working. Kaya natin siya i-discuss ngayon. So, ang bottom line is hindi tayo
nagsiset ng isang factor to determine our success. Kasi for right. us, yung success is yung success at depende saka yung sa siyempre mo. Gusto mong life. Mm-mm. Oo, yung goal nga nito. So, depende yun sa inyo kung ano yung goal na gusto nyo and ano yung definition of success for you. So, oh, I think, discuss natin kung before, bakit napasok yan. Hindi, para lang sa bago, discuss natin bakit okay. natin na naman naipasok yan. dahil sa mahiwagang shinare na naman ni Rhea. Oh, Rhea, bakit na naman napasok sa usapan to? Yung definition natin of success. Hindi, di ba may shinare ka? Oo. Oo, na yung, alin mo, yung pinag-iinitan talaga nating tatlo. Yung budgeting. Yung budgeting. Yung budgeting na parang basta yon. Pag kasi nag, ano, magiging specific, matutumbok na eh. Hindi, ganito na lang. May nakita kami, may nakita lang kami post, may nakita kaming post asking about how you budget or in terms of percentage, how much do you allot for things. May sumagot ang nilagay niya, buong budget niya, specific amounts. To us kasi, good for a month. To us kasi is, hindi important sa amin kung ano yung laman ng bank account mo or kung ano yung laman ng pera mo. Hindi rin importante sa amin kung ano yung computer na gamit mo. Kay iMac yan, kay kung ano. Kaya di ba nagpunta ko sa group, your success is determined by your why. Kung ano yung goal mo. Yun na magsasabi na successful ka. Do not let hindi other people yung... tell you na hindi ka successful. It is not their right to tell you na yun, hindi ka successful kasi lang success. Oo. Oo. Meron pa palang kasi isa. Hindi hindi iMac yung computer mo or inanahan mo ako. Or hindi hindi taklo yung kotse mo. Sa ano, nakikita ko parang sa usually sa mga forums and discussions ng mga freelancers na parang every time na may mag-a-ask ng help na pag mag-a-upgrade ng PC, ang laging suggestion, mag-iMac ka na, kasi kaya naman ang sweldo mo, or mag-MacBook ka na, ganyan. Parang, MacBook. MacBook ba yung definition na masasabi yung kumikita ka na ng maayos at yamanin ka na kapag naka-MacBook ka na? Parang, hindi. Yun. Yeah. Parang, kung yun yung pinaniniwalaan mo. Nagiging, ano, kasi natin yung definition ng success eh. And parang kinukulong natin siya sa box ng mga material things or ng mga parang badges or medals na masasabi. And it's not wrong. I mean, sasabihin natin, hindi it's siya not, mali. Pero to equate... indicator. Oo. And to have everyone have the same measure of success, doon tayo medyo hindi nagkaka-ano. Doon tayo wrong. Medyo hindi nagkakasundo. Saka pag nag-start ka na ma-depress, for example, sabihin mo, bakit 2 years na ako sa freelancing, hindi ko pa makuha yung nakukuha nila. So, nabasa ko to, hindi siya tungkol sa freelancing, pero parang baka naman kaya ka na-depress kasi kino-compare mo yung season 1 mo sa season 10 nila. Diba? So, uh-oh. Lahat naman kasi tayo may kanya-kanyang ano eh. May kanya-kanya tayong pacing pace sa buhay. So, So, may kanya-kanya na tayong pace. May kanya-kanya pa tayong definition of success. So, kapag nagsistart ka ng ma-depress dahil hindi mo maabot yung success na nakita mo dun sa isang freelancer, siguro mali yung definition mo ng success. Meron kang sigurong pinanghahawakan na hindi naman pala talaga yun yung goal mo. Kaya yun yung lumalabas na yung mga ginagawa mo, hindi siya towards doon. Kasi kapitbahay mo yun, or nakita mo lang sa group yun, or wrong definition siya ng success. Or freelancer na nakita mo na sinabi na kailangan, or dahil malaki na yung sweldo niya, naka-iMac na siya, or what. And our attitude, if you're in the if you're into the laptop's lifestyle, the attitude should be bueno. That should be the attitude, bueno. Kasi kung hindi yun ang goal mo, it shouldn't bother you. The only things that should bother you are those na
bagal doon sa pag-reach mo ng goal mo. Ngayon, kung ang goal mo ay magka-IMAC tapos wala ka pa doon, then you should be bothered. Pero kung hindi naman IMAC ang goal mo, and sabi ng isa, dapat IMAC na kasi kaya na siya ng sweldo mo, then you shouldn't be bothered. At hindi naman IMAC yung goal mo eh. Oh, or you'll be looking back few years from now nang naka-IMAC ka na, di ba? True. So, tsaka ano, parang I believe din kasi na since freelancing and laptop lifestyle is on you, so I don't think there's no reason or there's no valid reason for you to compare yourself with others. Others shouldn't be your measure of success. Oo. I-define pa natin further kasi baka akala nila about lang sa laptop to. So, ako wala akong laptop. So, laptop, kaya siya tinawag na laptop lifestyle is because, number one, yung laptop, medyo mahal. Pangalawa, the laptop kasi is mobile. Yes. Ang goal ng laptop lifestyle is for you to be able to work anywhere. Anywhere, anytime. Anyhow. As long as you have, as long as you have the internet access, the means, no, you should be able to work. So, kaya ginamit yung term na laptop lifestyle. Bakit? Kasi nga, kasi ako, freelancer ako. Parang symbolic. Someone has, or like say, a client wants to meet with me. Dadalhin ko yung laptop ko, tapos I can work with the person. So, kumbaga, walang barriers. Ikaw, di ba? Symbolic. Ginamit yung term na laptop lifestyle. Sa phone, yung phone na maayos, tapos kahit saan ka mapunta, pwede ka mag-work kasi pwede mo siyang isaksak sa TV. So, pwede yun. Kahit hindi siya laptop, basta as long as pag may kailangan kang gawin or may kailangan kang puntahan bigla, hindi hindi hindrance yung work mo or yung pinagkakakitaan mo para magpunta ka doon. So, and more than yung gamit agad, it's and a symbolism. And hindi pala punta doon dahil hindi nga siya basta traveling siya. Like for me, ang pinaka-goal ko kasi nung nag-start ako is makita ko lumaki yung anak ko from, syempre baby, no? Syempre baby siya nagsimula. So, hindi. Nagsimula siya ng high school. Paglabas siya sa'yo, college na siya. Tro, tapos paano pa bata ganyan. Dapat nagtrabaho. Ayusin mo ha. So, ang goal ko is makita ko siya na yun, lumalaki. So, ang sa akin kasi, parang ayoko magkaroon ng time na parang nagyayaya siya na laro tayo, ganun. Tapos laging wala ka or hindi mo napupuntahan yung mga places, school, ganun. So, yun yung pinaka-ayoko. So, nag-decide ako na nung buntis pa lang ako, nag-decide ako na hindi na ako talaga mag-work sa corporate. Tapos, yun. So, for me, hindi traveling ang laptop lifestyle. For me, kahit na maglaro yung anak ko in the middle of the day, kahit na may ginagawa ako, pwede ko siyang i-stop, tapos kalaruin ko yung anak ko. Pagka bored na siya, iniwan na niya ako doon. Umakyat na siya, nagharap na siya ng ibang kalaro or ibang gagawin, doon ako babalik sa work ko nang wala akong walang nangyari or walang nag-suffer, walang na-apektuhan. Yun yung sa akin. Kasi nga yung term na laptop is actually, tama si Rhea, it's really symbolic. It's a symbolic of yung lifestyle nga leading to the lifestyle that you want to happen with freelancing. So, very symbolic. So, hindi kailangan laptop kahit yung PC mo luma na wala namang problema yun. Kahit yung phone mo, importante sa writers. Ang importante, lahat ng ginagamit mo or lahat ng ginagawa mong mga hakbang leads kung ano man yung goal na gusto mong mangyari or it leads you to the life that you want to live. Yun yung purpose ng term na laptop lifestyle. Kasi yung laptop, bukod sa mobile, mabilis siyang mag-adjust. Mas madali siyang i-customize according to what you need. Kung wala saksakan, pwede mong gamitin. Pwedeng naka-battery lang siya or kapag walang available outlet, whatever. So, mabilis siyang i-adjust. Depende sa need mo. Parang si laptop yung mag-a-adjust sa'yo sa, or sa need ng work mo. Kung may kailangan software, i-download mo or i-install mo, ganyan. So, kaya siya tinawag na laptop lifestyle. Not necessarily mean na laptop lang yung kailangan mong gamitin for you to have a laptop lifestyle.
Again, it is all... Ano, meron kang gamit. Or meron kang ano, hindi siya katulad ng office na kailangan mo lang maging present and kailangan mo lang mag-time in. Tapos okay ka na, masisweldohan ka na. So dito, it's all on you. Ikaw mag-invoice, ikaw maghanap ng clients, ikaw mag ma-manage ng time mo, ng mga task mo, ng deadlines, ganun. So, kaya mo kailangan ng... Yes, sige. Yun. So, paano ba natin masasabi na ano, parang, or ano ba yung mga requirements, or ano yung parang mga indicator para masabi natin na you're living the laptop lifestyle? Sa akin, isa lang. You're living the life that you want. Yun yun. Or, if not, wala ka pa doon, lahat ng ginagawa mo, lahat ng steps na ginagawa mo leads to the life na you want to lead. Papunta ka na doon. Like, ako, for example, hindi again, ha, hindi po kami magmamayabang dito, hindi kami, sabi ko nga, hindi kami experts, mga kwentista lang kami. Mahilig lang kaming magkwento, tapos Chikadora. makapal lang po yung mukha namin na hindi kami nahihiyang ikwento yung mga kwento. Opo, 20% baklaan lang po talaga. Hindi, pero, adik wala ako, kasi kami show sa bar, kaya dito kami. Like, for example, ako, pag may meeting, kaya kong umalis nang walang problema. Hindi ko kailangang isipin, ay, meron akong hindi nagawa kay client ngayon. Or let's say, nagmamadali akong umuwi kasi kailangan ganito, ganyan, kailangan. No? So let's say may online meeting ako, nasa labas ako, kaya kong gakunin yon. Or I also have the chance to say, cancel natin. So, and then, ako... When I go out, hindi naman ako lumalabas lang for the sake na lumalabas. Lumalabas ako in order to create networks, which is essential in freelancing. Kailangan marunong kang gumawa ng network. So kada meeting na ina-attendan ko, kada labas na ginagawa ko, I make sure na lumalawak yung network of people ko. No? And I do it while I'm having fun as well. So hindi pa man ako, wala pa man ako dun sa stage na yung fully na-realize ko na yung buhay na gusto ko, slowly, step at a time, nagagawa ko siya, unti-unti. So sa akin, yun lang ang measure ng paano mo nagagawa yung laptop lifestyle. Eh. Yun isa lang. Lahat ng ginagawa mo leads to kung ano man yung buhay na gusto mong makuha in the future. Pero ang importante din kasi natin i-discuss is, or i-share, is ano ba yung mga qualities ng mga tao nasa tingin natin makakatulong para ma-achieve nila yung life na gusto nilang i-lead dito sa ano na to, sa industriyang ito. Like ano ba yung mga qualities? Ako unahin ko na. Ako unahin ko na. Sa akin ang pinaka-importanteng quality na meron ng isang taong gustong maging successful in living the laptop lifestyle, sa akin unang-una is discipline. Kasi bakit? Kung hindi mo kayang magtrabaho disiplinado sa bahay and to be accountable for deliverables, yung quality of work mo, hindi mo kayang magtrabaho disiplinado sa bahay nang walang tumitingin sa'yo, mas lalong hindi ka makakapagtrabaho sa labas. Very important sa akin yung discipline. Ikaw, Madam kasi Rhea, madali kasi siyang... singit ko lang. Madali, kasi siyang, yung pagising mo, madali kasing sabihin na parang, yun na nga yung sinabi mo kanina, pagising mo, gusto mo, may choice ka kung mag-work ka o hindi. So, kung ano, kung kunwari, wala kang discipline, madaling mag-sleep in, madaling mag-snooze ng alarm, magising na lang after lunch, ganon. Hanggang yung time mo pala, kulang na yung araw mo, hindi mo na manage maayos, naubos na yung oras mo, meron ka pa palang ibang gagawin. So, hindi kasha yung work mo doon sa oras dahil nagtamad-tamad ka nung morning. So, kung walang discipline, madaling mangyari sa inyo yun. So, yun. Ay, second yung discipline. Well, ako meron akong mga ilang bilang. Baka sabi niya ng well, no? Well. Oo nga. Well. Kaya mo na nosebleed ako. That you need ako. Pambo kayong bibig eh. Well. Well. Kaya naman, napapadala kayo lagi sa mga banat ko. Anyways. Ayun, meron akong mga ilang nilistang parang
sa tingin ko ha, mga requirements for me to live the life that I want. Unang-una... Para sa'yo yan, ha? Para sa'yo yan. Nilinawin natin, ha? Para sa'yo yan. Okay, good. Ngayon, if you identify with her... Hindi, para if you... If the yung mga nakikinig, kung nakaka-identify sa'yo, then they can also look for those qualities or develop those qualities in themselves. Kasi hindi naman namin sinasabing wala kayong ganito, imposible na. You can already... You can build these qualities in yourself. Yun nga yung inano ko kanina, parang yun nga yung introduction ko kanina na naglista ako ng sa tingin ko, yun yung mga naging requirements ko sa sarili ko for me to live the life that I want. So, unang-una dun muna tayo sa mga parang physical or something tangible. Like, unang-una, I should have the technology needed to sustain this kind of lifestyle. Like, computer or laptop or whatever tools that I need to use. Tapos, pangalawa is yung right network kung saan ako kukuha ng clients, saan ako hingi ng support if ever I need help kasi hindi naman lahat kaya kong pag-aral mag-isa. Hindi naman tayo perfect. Hindi naman tayo ganun ka... hindi naman lahat... Talaga? Hindi ka perfect? Charot. Ay, hala. Ayan na. Ayan na. Nilamon na ng lupa. Perfect nga siya. Sige, tuloy natin. Sige, ikaw, Nizza. For you muna. Ayan na po. Sinapian na po siya ng masamang espiritu. Sige, ikaw, Nizza. Backup natin yung kanya. For you, ano yung mga kailangan mo sa sarili mo? So, for me, for you to be successful. Magkasama muna, di ba? So, oo. Agree ako dun sa'yo. Dapat ano, nagsasalita pa yata siya. Teka. Andiyan ka ba? Ayan. Hello? Ay, nagsasalita pa nga siya. Bababa ko muna siya. Oo. Bababa mo muna siya. Sabihin mo wala siya. Ala, ayaw. Baba ka muna. Baba ka muna. May kumakatok. Dali. Ayaw tumigil. Ayan, oh, ayan. So, ayan. So, for me, syempre, unang-una nga yung ano, unang-una nga yung discipline. Sinabi mo yung discipline. Tapos, second sa akin, kailangan i-determine mo talaga yung why mo. Tapos, for me, kahit gano'ng kababa yung why mo for sa ibang tao, ganyan, kailangan for you, matindi yung pinaglalaban ng why mo. Yung tipong kahit na malugmok-lugmok nga, ikaw, yung why mo is na powerful enough. Oo. Kasi magkakaroon ng ganyan times eh. Talagang merong ano eh. Mahihirapan kayo talaga. Oo. So, dapat, pag nandoon kayo sa ilalim, yung why nyo is powerful enough to keep you going. Oo. Kaya kayong hugutin. Dapat powerful enough siya. Oo, huhugutin ka and give you the proper motivation. Hello. Para doon sa ano. Hi. So, ayun. So, antay ka muna dyan. Sinisa muna. So, ayan lang. Ano so, muna dyan? Dapat may discipline ka, alam mo yung why mo na powerful enough. Tapos, syempre, ano ba? Ito, nakita ko dito. Pareho kami na sasabihin. So, yung time management. So, ako kasi addict ako sa mga time management apps, mga ganun. So, addict din ako kasi sa tools, planners. Oo. So, yes, addict ako sa planners. So, aside from doon sa productivity tools at saka yung sa mga team apps, ganun, mahilig ako mag-plan talaga. So, yung buong linggo ko, dapat planado na by Sunday. Hindi man siya totally dapat masusunod na point by point, pero meron akong outline. At least, kung ano yung talaga. Yes, oo. Like, kunwari, itong blog na to, dapat Wednesday ko siya gagawin. May babalikan kang listahan. Mm-mm. So, kunwari, itong blog na to, Wednesday dapat siya. Tapos, may nabasa ako sa internet na about doon. Kung wala akong plano, gagawin ko na yon. So, magugulo yung ano schedule ko today. Pero, pag nakita ko yung plano ko, yung weekly schedule ko, nakita ko sa Wednesday pa siya, ilalagay ko muna siya doon sa Asana. Ginagamit ko Asana and yun sa planner ko na ano, dump. So, ilalagay ko siya sa for Wednesday. So, sa Wednesday ko siya makikita. Hindi ako madidistract na gagawa ako ng ibang bagay. Kasi doon lang ako nakafocus sa kung ano yung kailangan kong gawin today. Ayun. Tapos, yung third.
fourth. Yung susunod na lang. So yung susunod is dapat nga alam na. Oo. So dapat nga alam ng family mo. So yun nga, may discipline ka, may why ka, magaling ka mag-time management. Pero hindi naiintindihan ng family mo or ng mga kasama mo sa bahay, wala rin, hihirapan ka rin. So, for me, dapat kasama yon. Kasi nga, lifestyle change, lahat kayo eh. So, kailangan may meeting or hindi man todo meeting talaga. Mas maganda kung pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo mabuti kung ano yung changes na mangyayari, kung ano yung... Minsan kahit... epekto sa kanila. Basta... oo. Yung pamilya mo is totoong concern sa'yo, hindi yung concern-concernan mm-hmm. lang. Kasi kahit hindi ka mag-explain, hindi ka magsalita, ulitin natin yung ano. Nila eh. Oo, actually, hindi naman kailangan talaga ng meeting, pero kasi ulitin natin yung ano. Ikaw yun so, eh. Takot lang nila sa'yo. So, ulitin natin yung iba kasi marami akong na-encounter na white, na mommies, na yung na nahihirapan. Mga asawa nila, hindi naiintindihan. Hindi nag-a-adjust kasi yung asawa nila. Oo, hindi nag-a-adjust. For example, meron akong ano, sorry, ma'am, pero hindi kita, sorry, ibabanggit ko yung kwento mo, pero hindi ko babanggit kung sino ka. So, yung asawa niya, nag-work, meron silang baby. Tapos, ang lahat siya nasa bahay, sa lahat, kasi tatlo lang sila. Tapos, pag uwi ng asawa, imbis na kahit na nagsabi daw siya eh, na parang kahit na sana yung plates lang tulungan mo ako maghugas. Pero hindi, yung asawa parang nagigames lang siya tapos matutulog na. Tapos yung isa pong pinag-usapan nila sana, parang patulugin mo na yung ano. Parang patulugin mo, munti ko na nga sugurin eh. Hindi, joke lang. Hindi, yung nagagalit. Nagigigil ako dito. Hindi, yung parang ano. Kumalbaka. Nag-usap sila na sana para makapag-work naman itong si mommy is patulugin ni daddy yung baby. Pero nag-try daw once, pero ano na una pa natulog yung daddy. So, hindi na po yun yung baby. Si mommy na rin yung nagpunta. So, hindi ko minimin na i-broadcast or ano, pero yung kinuwento ko lang yun kasi may mga tao talaga na hindi nila naiintindihan. So, kapag hindi nila naiintindihan, mahihirapan ka kasi makuha yung lifestyle na gusto mo. Kasi hindi ka makapag-adjust eh. Ikaw pa rin lahat ng gagawa. So, hindi naman kaya ng katawang tao ngayon. Ang take ko naman dyan, hindi naiintindihan yun eh. Ayaw intindihin. Kasi may part yan ng culture na parang, lalaki ako yung tatrabaho ko sa labas, ganyan. So, pagdating ko sa bahay, dapat chill lang ako dahil pagod ako. Nagalit. Isa pa yan sa mga lalaki, general lang. Sa mga lalaki, generally speaking. Yung mga lalaki yung hindi ganito pagdating, inaasikaso. Kasi nagtatrabaho daw sila doon. Ay, nako. Ano tawag nito? Andali ako muna, kanina ka pa eh. Galit ka din. Galit ako eh. Sinabi mo yan eh. Hindi kasi parang na, yung culture na si lalaki, pagsisilbihan ng babae, pasakop kineme, magba-Bible verse pang keme do. Hello, Diyos ko Lord. Yung panahon pa ng ano, before Christ, parang 500 BC pa yung mga pinagsasabi niyo. Utak na lo, 2019 na, di ba? Diba? Parang, hindi kasi yun lang yun eh. Hindi nila maiintindihan kung ayaw nilang intindihin. Ngayon, it's something that you cannot control. Partly ego. True. Mm-hmm. And it's something that you cannot control talaga. So, it's either you accept the fact or you do something about it. Yun lang yun. Ako, usually, ako kasi, I do something about it eh. Ako kasi, pareho tayo eh. Parang ano talaga eh. Pag di mo ako sinunod. I do something about it. Makarelate yes. Kailangan mag-adjust. Kasi hindi ako. Kaya napansin mo si Yaji nung nakita tayo. Si tahimik lang kasi kabubugbog lang sa kanya. Abubugbog lang sa kanya. Ayaw mo maghugas ng plato, ha? May lakad tayo.
Diba? Pagmaneho mo ko. Hindi kasi, ano to eh, ang couple kasi, it should be teamwork. Hindi po pwedeng isa lang ng isa yung gumagalaw. Yun ang paniniwala ko. Ako din, yun ang paniniwala ko, teamwork. Ngayon, kung ayaw mong tumim up sa akin, eh di gumawa ka ng sarili mong team at maggagawa ka ng sarili kong team bang sa buhay mo. Diba? Hindi, ako sinabi ko na nung kahit nung ano, kahit nung wala pa si Asti, sinabi ko na yan, na parang hindi ako magsistay sa isang relationship na, ay, huhugot na. Hoy, puni relationship. May relationship na tayo. Diyos ko, ano ba ito? Bakit may relationship na? Gugontingin kita. Diet na may relationship pa. Hindi. Wait, diet na may relationship. For me kasi, frustration sa buhay bakla. Hindi. Para sa akin, ano, pag may issue, pinag-uusapan. So, kung meron akong issue na, kunwari man sa akin yung asawa na yon na nagigame sa gabi, tapos hindi ako tinutulungan kasi nagwo-work siya sa labas. Kunwari man sa akin lang yon, hindi ako papayag na hindi ko siya kakausapin at hindi kami mag-a-adjust. Kasi pinasok namin to, dalawa kami eh. So, hindi pwedeng sabihin niya na parang nagwo-work ako, stop na yung time mo, alagaan mo na lang ako tsaka yung anak natin. So, hindi pwede yun. Kailangan dalawa kayong nag-grow. True. So, hindi sila kung natin talaga. More especially, if, let's say, the wife decides to work. Kaya nga sinabi namin kanina na importante talaga, kinakausap ninyo. Hindi man nila gustong intindihin, pero at least ikaw, ginawa mo yung paraan mo na ipaintindi. Mm-hmm. Ngayon, kung ayaw pa rin nilang intindihin, then you can't do anything about it. Pero if you decide, kaya nga sinasabi namin na lifestyle to eh, kasi if you decide to be part of this, damay talaga lahat. Kasama siya. Lahat ng nasa bahay inyo, pati kapitbahay inyo, karamay. Bago ka pumasok, alam na nila, or... nagpasintabi ka na sa mga changes. Kasi mahirap din yung papasok ka mag-isa tapos bigla mo na lang silang pag-a-adjust din. Medyo lost din sila dun eh. So, kahit hindi yung mga kapitbahay, hindi yung mga kamag-anak, yun lang mismong kasama mo sa bahay. Mm-mm. Yun lang kasi yung importante. Immediate family mo. Yes. So, yun. Meron ka pa? Meron ka pa, Nizza? Wala na? Okay ka na? Hindi na. Hindi na po. Okay na. Baka may masabi na naman siya. Oo nga. Areya, ikaw na. Na naman. Alam mo naman yung araw ko puno ng tulfo. So, kapapanood yan ng tulfo eh. Oo. Kapapanood yan ng tulfo eh. Areya, ikaw naman. Ayun. So, kanina, nag-start ako sa something physical, which is number one, you should have the technology needed. And then number two, the right network to where to get the clients, where to get the support for you to survive. Tapos, pangatlo sa akin is yung hard skills, which is na-discuss na natin before. Like, yung mga skill set na kailangan mo dun sa venture na papasukin mo. Oo. And then, punta naman tayo dun sa parang psychological side, psychological and emotional side. So, wow. Of course, unang-una, yung why mo, which is na-discuss na nila, so hindi ko na i-elaborate. Pangalawa is hard work. Pangatlo is dedication. And then self-discipline, which is na-discuss na rin nila. And then, once you're able to set, I mean, sa akin na, nung naset ko na yon, if ever kailangan ko may pag-explainan, tsaka ko palang i-re-relate sa kanila. Kasi kung sa akin mismo, hindi ko na-arrange yung sarili ko for this lifestyle, how can I relate the message to them na mas may intindihan nila kung ako mismo hindi ko naiintindihan? So para sa akin, inuna ko munang i-set yung sarili ko na gusto ko to, kakayanin ko, and go ako. And then bago sila. Hindi naman sa nagpiprimado na ito decision ko, mag-adjust kayong lahat. Siyempre, ipo-point out mo yung bakit mo to ginagawa, para kanino. Hindi naman selfish yung reasons mo, di ba, kung bakit. So, I believe, if you're talking to the right person, may intindihan nila yun. And if that person really parang may care,
Yes, care. May care sa'yo and sa family. May intindihan nila yon. Kasi kung hindi, halika niya, hatid na kita sa nanay mo. Diba? Actually, sinabi niya talaga yan. Sinabi niya talaga yan. Actually, hindi niya inihatid. Actually, iniwan niya sa nanay niya. Siya yung umalis. Ginawa niya talaga yan. Ako, nasabi naman na nila kasi lahat. Pero personally, talaga ako, wala akong tiyagang mag-explain sa taong ayaw intindihin yung sinasabi ko. Hindi dahil gusto ko ako lang intindihin mo or what. Kapag kasi sigurado ko sa point ko, kung ayaw mong intindihin yung sinasabi ko, or at least malang pakinggan mo ko, eh di wag, bala ka sa buhay mo, tas cut off na kita, bala ka dyan. Ayoko ng stress. I want to age gracefully. Char. So, papalitan natin yung pangalan mo, Graceful. Yes, Grace. Yes, oo. So. Parang hindi ko may basta na. Graceful. Graceful Vargas. Ang pangit. Hindi, ayun. Parang pabolstar na. Nakakabuisit. Oo, pabolstar. Pag nag-set ka ng, ano, ng expectations na gano'n, syempre kailangan malinaw na rin sa sarili mo yung why mo at saka yung goals mm-mm. mo. Kasi, mahirap yung magsasabi ka na parang, alam mo yun, yung para pumayag yung mga kausap mo, oh, ma, mag-ano ko, oh, ma, mag-freelancing ako, kumikita daw dito ng 6 digits a month. Ganyan. Tapos, ano, parang hindi mo naman in-explain yung kabuuan, na hindi mo naman in-explain na hindi naman pala agad-agad yung 6 digits, mm-hmm. hindi naman pala agad yung ano. So, parang shortcut mo, pinakita mo lang yung wrong goal, magkakaroon ng conflict eventually pag nagtanong sila. Or nag-wonder sila, bakit hindi 6 digits yung kita nito? Tsaka, so, yun, hindi... Kung mali yung goal, so... Sarili mo, hindi mo naiintindihan. So, hindi rin nila maiintindihan. So, dapat ikaw muna, oo. Yan na. Sinapian na naman siya. Okay. Anyari. Hello? Hello? Oh, naririnig ko kayo. Si Jeff yun nawala. Ay, si Jeff yung nawala. Sabi niya, nasapian ka na daw ulit. Siya yung nawala. Ayun. So, since tayong tatlo naman, no, nakapagbigay na ng parang requirements natin on how to have this or kung ano man yung mga sa tingin natin na meron sa atin nag, or nirequire natin sa sarili natin for us to do this, paano naman natin siya masusustain? Habang hinihintay natin si bakla. Siya. Ayun. Narinig mo ako, Nisa? Hello, Max. Narinig mo ako? Thank you.
Hello. Ako nung natira. Seryoso? Wait. Check ko yung page. What happened? Anyways, check ko muna kung talagang nag-e-exist ako, ah. Oo nga, ako lang. Nangyari? Hello? Madam? Hello? Ayan, andiyan ka na. Ako nga lang natira. Hello? Nag-iba ko ng angulo. Karinigan. So, ayun na. Hindi kami nagkakarinigan ni madam. Okay na. Okay. Ayan! Nandun ka na. Nakita, nakita. Uh-oh. Narinig mo ko? Ayan. So, ayan. Hello? Ano nangyari sa atin? Delayed. Sinabotahe so, siguro, tayo ng B-Live. So, siguro i-wrap up na lang natin to. Stop. Tapos, i-continue na lang natin next week. Total, one hour na rin naman siya eh. Oo. And nasabi na rin naman natin yung gusto nating sabihin. So, if meron uh-oh namang parang nasa closing remarks na ako dapat eh. Mm-mm. Sige, uh-oh, madami. Close mo na lang na. Kasi nasa closing remarks na ako dapat. Like, kung ang next question ko sana is paano natin masusustain yung life, yung laptop lifestyle and ano ba yung kodi ko dito? Ano yung mga isa-sum up lang natin yung parang definition natin ng laptop lifestyle and syempre yung mga last sayings natin. Yun na lang naman yung kulang. Meron pa, ilan? So, okay, ako siguro, may saying ako. Matino ang saying ko ngayon. Huwag kang so, ayan. Sige, siguro para sa akin, malaking factor ang contentment para masustain natin ito. Kasi kahit naman saan eh, madaling mag-root ang jealousy once na mag-start ka mag-compare. So, for me, nandun dapat yung pangatawanan mo na yung sa sarili mo lang ikaw nakatingin. So, hindi mo dapat gawing basis yung success ng iba. Kasi isipin mo na lang, nasa ibang season na sila, na ikaw nandiyan ka sa season kung nasan ka. So, play out mo lang yung sa'yo. Be contented lang. Hanapin mo yung contentment mo. And siguraduhin mo na lahat ng steps mo papunta doon sa ultimate goal mo. Ayun. So, for me, yun yung katulad nung sustain. Oo. Katulad nung laging ko sinasabi before, di ba? Parang your only competition should be yourself. Oo. Yun. Yan lang. Wala ko ang haba. Ayun. Siguro sa akin, dalawa lang. Parang, para masustain mo yung, or, ha? Sige. Waiting pa rin. Diba?